Masakit ba ang galos mo? Hindi na po. Mabuti naman. Noong bata pa ako, napapaaway din ako paminsan-minsan. Dati may nakalaban akong mas malaking bata. Sinuntok niya ang kanang pisngi ko na maganang husto ang pangako. Hirap akong kumain ng tatlong araw. Masakit ba? Wala ito. Kanina ko pa sinasabing maayos ako. Busog na ako. Tapos ka na ba? Bago ako pumasok, dadalawin ko muna ang kaibigan ko si Emilio. Iwan niyo na lang ang pinagkainan. Emilio? Ha? Nagputla na siya dito dati. Yung mukhang mas matanda sa'yo. Mabait siyang bata. Nakalimutan mo na yata. Pareho kami ng grade pero mas matanda siya ng 3 taon sa akin. Ah, nakalimutan ko. May sakit ba siya? Aalis na po ako. Sandali lang muna, Marco. Marco, sa hindi inaasahan, may makukuha kong sobrang pera ngayon na pwede nating ipambili na ibang bagay. Kaya kung may kailangan kang bilhin, sabihin mo lang sa akin. Wala akong kailangan. Pakipatay ang kalan. Nagdaramdam pa rin siya tungkol sa nangyari kahapon. Nandyan ka ba? Ako to, si Marco Rossi! Huh? Uy, Bernard! Buksan mo! Nandyan ba sa loob si Emilio? Mag-isa ka lang ba? Oo naman! Marco, ang kapatid ko'y nakahiga. May sakit kasi siya. Pakisabi kay Emilio na bumibisita ako. Sasabihin ko sa kanya mamaya. Ano? Hindi pwede? May sakit nga kasi siya. Siya ba ay malubha? Hindi. Sige, mamaya na lang. Bernard! Bernard, sino ba yung kumatok? Hindi po yung naniningil ng utang. Kaibigan po siya ni Kuya Emilio. Si Emilio ba ay nasa eskwelahan na? Pumasok po si Kuya Emilio ng maaga. Maghanda ka na para sa pagpasok mo. Ayos lang ako dito. Sige po. Sige, tara. Talaga palang wala kang sakit, Emilio. Sinabi ni Bernard na tinulungan mo siya. Maliit na bagay yon. Uy, pwede mo akong iangkas? Sige, sakay na. Iatid kita sa eskwela. Ha? Huh? Naalala ko ang araw na nagpipiknik kami nila mama. Totoo bang naghahanap ka ng trabaho? Oo, gusto kong patunayan na kaya ko rin ang trabaho ng mas matanda. Nandiyan naman ang papa mo para alagaan ka. Kaya dapat wala ka nang pag-alala pa. Magdatrabaho ako para sunduin ang mama ko sa Argentina. Sa Argentina? Parang hirap naman ang pinaplano mo. Hindi sigurado kung kaya ko. Ang nanay ko pati ang kapatid ko ay nagsasakripisyo magtrabaho. Gagawin ko ang lahat. Gagalingan ko sa trabaho. Talaga? Gusto mo tulungan kita? Pwede ba yun? Kalahating araw na trabaho, kaya inayawan ko. Ayos na yun, Emilio. Parang awa naman. Anong nakakatawa? Ang lahat yata ng bata nasa eskwelahan ngayon. Pero tingnan mo tayong dalawa. Ha, 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 ha,
Ano yun, Marco? Ah, wala lang yun. Abante! Heto na! Ayos! Okay! 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 Heto na! Ayos! Okay ka lang ba? Ayos lang ako! Heto na! Ayos! Okay! Ay, naubos din natin lahat! Magaling! Emilio, bukas na lang ulit! Ayos! Tara na, Marco! Oo! Sige! Sige, tara na! Abante! Ayan, nandito na. Dito? Hindi pwedeng ganyan. Ha? Huh? Tama ka nga. Tara na! Taas na ako ka lang. Taas na ako? Magandang hapon, Mr. Girotti. Ako po si Emilio, nag-apply ako sa inyo dati. Ah, oh, bakit ka bumalik? Kasi tungkol to sa trabaho dati. Bakante pa po bang posisyon? Sabi mo dati ayaw mo ng part-time job, kaya hindi mo tinanggap. 50,000 para kay Mr. Crossy. Tama po kayo. Kaya pinapakilala ko sa inyo ang kaibigan ko, Mr. Girotti. Kaibigan? Oh, bossing, ako po si Marco Rossi. Kumusta? Kung bakante pa po ang posisyon, pwede po bang ipasubok niyo sa kaibigan ko? Pakiusap, subukan niyo ako. Ikaw? Pakiusap, Mr. Girotti. Pakiusap! Hindi pwede. Ano? Oh, bakit hindi? Mahirap ang trabahong ito, bata. Kailangan malakas ang katawan mo para magawa mo ito ng tama. Dapat maghanap ka ng mas babagay sa'yo. Si Marco ay seryoso sa posisyon na ito. Wala po ba kayong tiwala sa akin dahil maliit lang ang katawan ko? Ang trabaho ba ay hugasan ng mga boteng nandun? Oo. Oh. Tatanggapin mo ba siya kung magagawa niya ang trabahong yan, Mr. Girotti? Sinabi ko na nga imposibleng magawa niya yan. Good luck na lang kung mapalabas niya yung tubig sa poso. Huh? Malakas ang batang ito. Nakita mo na, magaling ang kaibigan ko. O sige, save ako na lang siya papasok. Hoy, huwag ka naman ganyan. Baka naman baratin mo ang sweldo ang kaibigan ko dahil maliit lang siya. Ikaw talaga, magaling ka pala pagdating sa negosasyon. Aprobado bang paglinis ko? Kaya mo nga, tanggap ka na, Marco Rossi. Napatunayan mong kaya mo talaga ang trabaho. Ha? Talaga? Pero probationary ka muna. Magsimula ka na mamaya kung pwede ka. Yay! Meron na akong trabaho! Maraming salamat, Emilio! Wala yun. Kaya mo naman eh. Boss, babalik ako dito mamaya hapon. Huwag mo kalilimutan, probationary ka pala ngayon. Maging masipag ka dapat. Opo, Mr. Girotti. Emilio, maraming salamat sa'yo ha. Sige, aalis na ako. Paalam sa inyo! Marco! Dahil sa sobrang excited, natapatuloy ako. Paalam na sa inyo! Maghintay ka, Marco! Ayos lang ba siya? Ikaw ang magbabayad ng mga binasag niya. Kasi naman, para siyang lampa. Magiging maayos siya kapag nasanay na siya. Ha? Ang kabayo ko!
Sige, abante! Margo, huwag mong dalhin yung sasakyan ko! Sorry! Hinto! Sobrang grabe ka pala ma-excite! Abante! So magandang tela at espesyal ang design. Talaga sobrang talas ng kutsilong ito. At marami pang nakalagay na gamit. Tulad ng can opener, scissors at iba pa. Tama nga. Maganda ay world map na lang. Italia? India at ang Argentina. Nandito na ako, Amedyo! Kailangan ko magmadali. Hindi ako pumasok sa eskwelahan. Nakita ko si Emilio at nakakuha ko ng trabaho. Maswerteng araw ko ngayon. Hindi pwedeng magpahalata kay Papa. Tara na, Amedyo! Marco! Si Papa, mamamalayin kayo muna ako. Pwede ikaw muna humingi kay Ate Catalina ng uling na may baga. Ayos lang. Susurpresahin ko si Marco pagbalik niya mamaya. Nandito na ako! Ilang minuto lang handa ng hapunan! Nakabalik ka na pala, Marco! Papa, may wine ako para sa'yo! Ang wine ay para sa akin? Opo! Dapat paminsan-minsan, masarap ang iniinom mong wine! Naghihirap ka palagi, kaya deserve mo yan! Natutuwa naman ako! Masaya ka? May nangyari bang espesyal sa'yo ngayon? Wala, pareho lang! Pasensya na sa inasal ko kaninang umaga! Marco... Hindi dapat ako nagalit sa'yo. Kulang ako sa pangunawa. Pasensya na. Alam ko namang kasalanan ko lahat. Sige, tulungan na kita dyan. Hindi na tayo mag-aaway ulit para hindi na mag-alala sa atin si Mama. Marco, oo nga pala. May inihanda akong sorpresa para sa'yo, Marco. Meron kang sorpresa? Tumingin ka doon sa pader. Pader? Huh? Gustuhan mo bang sorpresa ko para sa'yo? Papa! World map! Mahanap ko na si Mama sa Argentina! Magandang tingnan ito. Ayun ang South America! Argentina! Tama, Argentina! Ang Brazil, kung saan ipinanganak si Amedyo, ay malapit lang sa Argentina. Tatawid pa sa karagatan. Iniisip ni Mama ang ating pamilya at ganun din tayo. Papa! Marco! Maraming salamat, Papa! Maraming salamat! Natutuwa akong nagustuhan mo, Marco. Opo, toast tayo. Para kay Mama at Kuya Tonyo. Gawin natin. Sa'yo. Konti lang.
ito sa kalusugan ni Mama at ni Tonyo. At sa pagiging isa muli ng ating pamilya. Toast tayo! Cheers! Nagkamali ako ng tingin ko sa'yo dati. Kasi sa aking mga mata, mananatili kang bata palagi. Ayos lang, Papa. Hindi na ako magtatampo uli sa'yo. Ubusin ka agad ang lakas mo. Magtira ka para mamaya. Huwag kayong mag-alala. Malakas ang energy ko. Inoobserbahan talaga kita. Ang ginagawa mo ay trabaho ng dalawang ordinaryong totoy. Excuse me. Kung pwede lang, huwag niyo akong tawaging totoy. Kaya ko ang gawain ng matatanda. Marco, hindi lang naman lakas ang kailangan sa trabaho. Ang kailangan din ay sipag, debosyon at dedikasyon sa ginagawa. Kapag wala ka nun, hindi ka aasenso sa buhay. May sipag, debosyon at dedikasyon ako. Tignan niyo to! Hoy! Ingat! Tama na! Ibaba mo na yan, Marco! Ibaba mo na yan! Pwede ko na ba ibaba ito dito? Ah, tama na! Ibaba mo na yan at huwag mo na pilitin maglakan! Kayang-kaya! Gusto ko lang patunayan, bossing! Loko ka! Muntik na mabasag ang mga bote! Kaya dapat isa-isang box lang ang binubuhat mo mula ngayon! Sorry naman! Tandaan mo, natatanggalin kita kapag ginawa mo pa ulit yun! Sorry na po! Sige na! Bumalik ka na sa trabaho! Apo! Na-stress naman ako doon! Pero talaga masipag ang batang ito! Sa tingin ko, aasenso si Marco balang araw. Nalungkot ka ba? Ayan, pasalubong ko. Hindi pa ba dumarating si Papa? Sobrang napagod ako ngayon. Gusto ko munang umidlip sandali, tapos mamaya gagawa ko ng hapunan. Argentina! Mama, hintayin mo ako. Susunduin kita dyan. Nakakuha na ako ng bagong trabaho. Kailangan ko nang ihinto ang trabaho ko kay Auntie Gina. Pero medyo sobrang nakakapagod. Ang hirap pala ng trabahong napasukan ko. Bilib ako kay Emilio. Thank you.
Pedro. Kinabi ka yata. Oo nga. Ang dami kong trabaho buong araw. Dinalan ko na sopa si Marco. Pagpasok ko sa kwarto niya, nakita ko mahimbing ang tulog niya. Humihilig pa siya at mukhang pagod na pagod ang bata. Ganun ba? Ang pinagtataka ko ay kung bakit sobrang napagod siya sa eskwelahan nila. Isang taon na pala, nawala si Ana. Ingatan mo ang sarili mo. Maraming salamat. Iniwan ko ang sopa sa lamesa niyo. Salamat sa kabutihan mo, Catalina. Marco, gising na. Marco. Ma? Hindi ka pa kumakain, tama? Sige, bumangon ka muna at higupin ang sopas na ibinigay ni Auntie Catalina. Papa, pasensya na, hindi ako nakapagluto ng hapunan. Ako na magluluto ng hapunan. Pansamantala, magsopas ka. Mamaya, magluluto na muna ako. Marco. Hihigupin ko yan mamaya. Paborito ko ang sopas ni Auntie Catalina. Ana, sobrang bait talaga ng anak natin. Isang araw, nanaginip si Marco tungkol sa kanyang mama. Talagang nakakatakot ang panaginip ni Marco. Sobrang lumawag ang pakiramdam niya nung natanto ni Marco ang panaginip ng pala ito. Bigla na lang niyang narinig ang sipol mula sa liner. Ang liner ay nagmula sa Argentina. Matagal nang late ang pagdating ng Michelangelo. Gigisingin ni Marco si Pedro para magpunta sila sa pantalan. Abangan ang susunod na episode, Araw na Sweldo ni Marco.